Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umaari po sana ay pakisuportahan natin taong gala. Pakisuportahan po natin taong gala. Annalisa Reality Vlog. Annalisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Carriaga Mix Vlog. Alminda Carriaga Mix Vlog. Ma'am Fleur's Channel. Ma'am Fleur's Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright! Bira! Business baka. Samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa na Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong unang pagbira nila Ka-Business sa buwan ng February, na kung saan nga ay nag-ikot sila ng mahabang oras para maghanap ng mga kababayan natin na karapat dapat tulungan. At sa mahabang oras nga po ng pag-iikot nilang ito, ay natagpuan nila itong si Nanay Sophia. At habang nagbabiyahe nga po sila, ay biglang humarang itong si Nanay Sophia sa kanilang sasakyan, na talaga namang ikinagulat nito sila Ka-Business. Dahil hindi nila akalain na biglang haharang itong si Nanay Sophia para mag-alok ng kanyang mga itinitindang kakanin. Kaya naman pagkahinto nila Ka-Business ng sasakyan, ay binaba agad nila itong si Nanay Sophia. At kahit nga nandun pa yung kanilang pagka-shock sa biglang ang pag-arang nito si Nanay Sophia, ay in-interview na nito si Ka-Business itong si Nanay Sophia. At dito nga ay nalaman ni Ka-Business na itong si Nanay Sophia pala ay nasa 73 years old na. At sa kabila ng kanyang edad na ito, na halip na siya'y namamahinga na lang sa bahay, ay nagsusumikap pa siyang magtrabaho. Nagsusumika pa siya magtinda para matustusan niya ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Dahil yung kanya daw mga anak ay may mga kanya-kanya ng asawa. Pero yung iba doon ay sa kanya pa rin umaasa. Kaya kahit ganito na ang edad ni Nanay Sophia, ay nauubliga pa rin siyang maghanap buhay. At ito nga ay ang paglalako niya ng mga kakanin.
nakakabilib na nakakaawa ang sitwasyong ito ni Nanay Sophia. Nakakabilib dahil sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siya nagkakahanap buhay para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nakakaawa. Dahil sabi ko nga, ang ganitong edad kay Nanay Sophia ay dapat sana ay ito'y nasa bahay na lang at nagpapahinga. At sinusuportahan na lang sana ng kanyang mga anak. Pero dahil nga sa hirap ng buhay at maging yung mga anak niya, ay sa kanya pa rin umaasa. At yung ginagawang paraan ni Nanay Sophia na pagharang sa mga sasakyan para makapagbenta lang ng kanya mga inilalakong kakanin ay sobrang napakadelikado, guys. Dahil papaano na lang kung yung sasakyang hinarang niya ay nawala ng preno o di kaya hindi agad siya napansin ng driver, ano na lang ang kasasapitan ni Nanay Sophia? Pero kahit delikado itong ginagawa niyang ito, ay napipilitan siyang gawin. Dahil isa ito sa paraan para siya'y makabenta. At matapos nga interviewin ito si Kabisnes, ito si Nanay Sophia, ay tinanong ito ni Kabisnes kung pwede bang sila'y sumama sa bahay nito si Nanay Sophia. Para nang sa ganun, ay makita din ito si Kabisnes kung ano ba ang kalagayan nito sila Nanay Sophia sa kanilang bahay. At nung makarating nga itong sila Kabisnes sa bahay nito sila Nanay Sophia, ay dito nalaman ni Kabisnes na karapat dapat pala talagang tulungan itong si Nanay Sophia. Dahil bukod kay Nanay Sophia, ay may dalawa pa pala itong kapatid na senior na rin. Ngayong isang kapatid ni Nanay Sophia na mas nakakatanda sa kanya, ay may kapansanan sa paningin. At yung isa naman niyang kapatid na mas nakababata naman sa kanya, ay isa ng bedridden dahil sa pagka-stroke nito. At ang mga ito ay nangangailangan na ng maintenance. At ang mga maintenance na mga kapatid ni Nanay Sophia'ng ito, ang isa sa kailangang i-provide ni Nanay Sophia araw-araw. Kaya kinakailangan niya magtinda araw-araw ng mga kakanin. Para nang sa ganun, ay may maibili din na maintenance ang kanya mga kapatid. Ganito yung hirap na pinagdadaanan ni Nanay Sophia. Kaya buti na lang at natagpuan siya ni Kabisnes. Dahil kahit papaano ay masasabi nating napakalaking tulong nang iniabot ni Kabisnes dito kay Nanay Sophia. Bukod nga doon sa pagpakyaw ni Kabisnes doon sa panindang kakanin ni Nanay Sophia na nagkakahalaga ng 350 at binayadan niya ito ng halagang 1,000. Ay binigyan pa niya ito si Nanay Sophia ng halagang 5,000 pesos para pantulong na rin sa mga maintenance ng kanya mga kapatid. At bukod sa 5,000 pesos na yan, ay binigyan pa rin nila ang mga ito ng isang sakong bigas at isang box na grocery. Kaya naman lubos-lubos ang pagpapasalamat ng magkapatid ni Nanay Sophia dito kay Kabisnes. Dahil sa araw nga ngayon, ay hindi na po problemahin ni Nanay Sophia ang gagastusin nila at maging ang panggamot ng kanya mga kapatid. At isa pa, ay maaga ding nakapagpahinga ito si Nanay Sophia sa kanyang paglalako. Biruin mo, inaabot daw siya ng alas 7 ng gabi minsan sa kanyang paglalako. Ganun ang hirap
na pinagdadaanan nito si Nanay Sophia. Kumita lang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kasama na nga dito yung maintenance ng kanyang kapatid. Ganon guys, ganon ang hirap na pinagdadaanan nito si Nanay Sophia. Yung isang anak nga niya ay nagtatricycle, pero kulang din daw ang kinikita nito dahil mahina daw ang biyahe doon sa kanilang lugar. Kumbaga, hindi pa rin makasapat sa pangangailangan ng pamilya ng kanyang anak ang kinikita nito sa pagtatricycle. Kaya minsan ay may pagkakataong sa kanya pa umaasa yung kanyang mga anak. Sabi ko nga, buti na lang at natagpuan ito nila kabisnes. Para kahit pa paano ay naibsan man lang ang alalakanin ni Nanay Sophia sa kanyang mga gastusin. At ang tulong na ibinigay na ito ni kabisnes, maaaring simula pa lang ito. Dahil pag may nakapanood nito na mga kababayan nating nakakaluwag sa buhay na may mabuting puso, ay hindi imposible na may mag-sponsor dito kay Nanay Sophia, na may magpadala ng pagmamahal kay Nanay Sophia para makatulong sa kanilang magkakapatid. At maging ito si kabisnes, malamang sa malamang ay babalikan at babalikan niya ang magkakapatid na ito para muling tulungan, para muling abutan ng pagmamahal. Kilala naman natin si kabisnes Pagyay Bumira. Pag sa tingin niya ay ito ay taong talagang karapat dapat na tulungan, babalik at babalikan niya yan para muling tulungan. Diyan natin nakilala si kabisnes sa ganyang klase ng pamamaraan ng kanyang pagtulong, na pagtingin nga niya ay higit talagang nangangailangan na natulungan niya, ay binabalikan talaga niya yan para muling abutan ng biyaya o ng blessing. Alam niyo guys, salamat na rin dahil may isang kabisnes at Papa Deans na kahit binabash na nga ay hindi sila pinanghihinaan ng loob sa kanilang ginagawang pagtulong sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan. Dahil sa pamamagitan nila, sa pagtulong nila, ay may katulad ni Nanay Sophia ang sobrang naghihirap sa buhay na nabibigyan ng pag-asa na makaahon sa kahirapan. Dahil sa pamamagitan ng ibinibigay nilang tulong financial, ay makadadagdag ito sa pamuhunan ng isang katulad ni Nanay Sophia. At pag may puhunan ka na naman, kung magkakatulungan lang kayo ng maayos ng buong pamilya mo, ay pwede mo na itong mapaunlad. At yung mga ganitong paglalako guys, hindi natin pwedeng ismulin ito. Dahil alam naman natin na ito yung pinagsimulang kabuhayan nila kabisnes. Pero kita mo naman, ano ang narating nila kabisnes sa pamamagitan ng paglalakong yan? Kahit nung hindi pa sila vlogger, nakapagpundar sila ng isang negosyo. At yun nga ay yung sewing machine business nila. Bago pa sila naging vlogger, ay may negosyo na silang ganon. At yun nga ay nagsimula lang sa pagtitinda ng mga kakanin. Sipag at tiyaga lang ang naging puhunan nila Mr. and Mrs. Kabisnes. At ang isa nga sa susi, bukod sa sipag at tiyaga, ay yung tulungan ng buong pamilya. Kaya walang imposible kung marunong ka lang sa buhay. Lalo na nga nabigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng puhunan sa tulong nga nila kabisnes at Papa Deans. Katulad nga
nitong si Nanay Sophia. Itong 5,000 na ito, kung tutuusin, pwede na niya itong maging panimulang pamuhunan para mas mapalago pa yung kanyang mga paninda. At yung mga anak niya, kung tutuusin, kung tutulong ito sa paglalako ng mga kakanin ni Nanay Sophia, ay masasabi nating may potential na umunlad ang kanilang pangkabuhayan. Paano guys, hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video ito. At sana po ay nagustuhan nyo itong reaction kong ito. At sa mga patuloy po na sumusuporta sa akin at patuloy na nanonood ng aking mga video, ay maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng pakipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At bago tayo po magtapos, ay may mga gusto lang po akong i-shout out. Unahin na po natin ito si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, Ma'am. At maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at wala nyo pong sawang panonood sa aking mga video. At shout out din po dito kay Ma'am Aki Watanabe. At shout out din dito kay Ma'am Elina Capilio at dito kay Ma'am Naginagi at kay Haruto Ashino at ganoon din kay Sir Jose Pascual. Shout out po sa inyo. At yun, maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At ingat po kayo lagi. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin 'yan si Anime Reactors TV. Yan, paki-support po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check niyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na ayan, kahit papaano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papaano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa ano, pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga kabisnes.